Patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado. Kasabay ng pagtaas ng petrolyo ay sumusunod naman agad sa pagtaas ang iba't ibang klase ng bilihin, sapagkat ang lahat ng produkto sa mundo ay pinapagalaw ng mga sasakyan, from point A to point B, na siyang pinapatakbo naman gamit ang gasolina. Maaring magkaproblema tayo sa hinaharap kung magkataon, dahil ang produktong petrolyo na pinagkukunan naman ng gasolina ay isang non-renewable source of energy, therefore, darating ang araw na magdi-decline ang production nito. Sa kabila naman ito ay unti-unti namang ginagawa ng paraan ng mga iba't ibang kumpanyang pangtransportasyon na pang-alternatibo sa gasoline-operated vehicle o engine. Dito na pumapasok ang mga development ng electric car at electric scooter. At good news, dahil matagumpay nang naimbento at na-develop na ngayon fully operated na ang ilang mga electric car at electric scooter ng ilang kumpanya. At sa Philippine market nga ay nag-umpisa na ring mag-import ng mga electronic scooters. Napakalaking bintahin ito sa industriya ng transportasyon at maaring mag-iba na ang laro ng ekonomiya sa hinaharap dahil sa malaking development na ito. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay sa larangan ng electric scooter industry. Ang sikat at nangungunang Japanese motorcycle industry na Honda sa kanilang electric scooter na Honda PCX EF01. Pero bago yan syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kapatid kung pwede ay pakihit ang subscribe at notification bell icon para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Huwag din kalimutan na mag-follow sa ating Facebook page. Noong buwan ng Oktobre, taong 2017, unang nilabas at pinakilala ng Honda Motorcycle Company ang kanilang electronic motorcycle na nooy isang prototype pa lang sa ginanap na Tokyo Motorcycle Show sa bansang Japan. Makalipas ang isang taon, taong 2018, ay naglabas naman agad sila ng isang global version para i-distribute sa iba't ibang bansa sa kadahilanang para masubukan ang nasabing electronic scooter, kabilang na nga ang bansang Pilipinas, particular sa lalawigan ng Romblo na siyang napiling lugar para i-testing ang pinakaunang version ng electric scooter na ito, taong 2019. At ngayong taon ay alamin at bubusisiin natin ang lahat ng nabago at nadagdag sa mga features ng motorsiklong ito. Mapunta na agad tayo sa ilang niyang feature na very common na sa isang traditional gas-operated scooter. Meron itong built-in USB charging port sa kanyang left side pocket na kung saan ay pwede mong i-charge ang iyong mobile phone. At ang electric scooter na ito ay equipped with smart key system na kung saan ay remote na lang ang ginagamit upang i-operate ito, kaya napaka-convenient para sa rider at meron na din itong anti-theft alarm, dagdag safety features para sa seguridad ng motorsiklo. Pagdating naman sa instrument cluster, ito ay naka-fully digital dashboard at dito ay makikita muna lahat ng importanteng impormasyon gaya ng digital speedometer, trip meter, odometer, clock at battery capacity monitor. Alamin pa natin ang high-tech specs, engine performance and capabilities at mga advantages ng isang electronic scooter. Umpisahan natin sa kanyang breakdown electronic motor performance. Ang electric scooter na ito ay equipped with synchronous motor. Ang ibig sabihin naman nito ay nagsisynchronize ang pag-ikot at bilis ng mga mechanical construction parts nito at nagkakaisang lumikha ng isang lakas at bilis na nagsisilbing enerhiya para mapaikot ang mga gulong para umabante ang motorsiklo. At ang kagandahan pa nito, ito ay equipped with built-in motor temperature protection para pigilan ang overloading ng electrical flow para maiwasan ang overheating ng electronic motor, kaya nakakasigurado kang napapanatili nitong stable at nasa magandang kondisyon at continuous ang pagtakbo ng motorsiklo. At bukod pa dyan, ito ay equipped with APM, ang interior permanent magnetic, isang uri ng heavy-duty electronic motor dahil ito ay mayroong integrated magnets na naka-built-in at nakaposisyon sa loob ng rotor na nakakapagbigay ng pambihirang electromagnetic fields na nagpro-provide ng high performance at power sa bagong PCX. At ang electronic motor ng PCX EF01 ay nakakapag-provide ng maximum power na 5.6 horsepower at 5,500 revolution per minute. Mayroon naman itong maximum torque na 18 Nm at 500 revolution per minute. Dito ay mapapansin nyo agad ang kanyang maximum power at torque, kaya ganyan ang performance nito. Dahil ito ay nakadesenyo katulad ng isang 60cc motorcycle at ito ay ginawa exclusively for home service, panghatid sundo, pangpasok sa trabaho, pang-market at marami pang iba. Ang electric scooter na ito ay hindi applicable sa long rides dahil ito ay naka-design pang city riding conditions. Ang kagandahan naman ng PCX EF01 ay equipped with two removable lithium batteries
at mayroon naman itong battery capacity na may kabuuang 21,700 mAh at nakakapag-provide naman ito ng high energy efficiency at high performance. Umaabot naman ang riding distance nito ng around 41 kilometers away bago malobat at meron naman itong power output na 50.4 volts at 20.8 amp-hours. At compatible naman ito sa 100 volts AC plug, kaya napaka-convenient ng charging process nito dahil pwede mo itong i-charge direct sa outlet na parang isang mobile phones lang. Ang advantage naman ng removable battery ay pwede itong palit-palitan dahil ito'y detachable. Ibig sabihin ay napaka-convenient nito dahil ang mga batteries nito ay swappable at ito ay equipped with built-in overcharge protection na magpapanatili ng magandang kondisyon ng batteries ng mas mahabang panahon at pagdating naman sa charging capability, ito ay may two ways of charging options. Una, normal charging, sa pamamagitan naman ito ay pwede mong i-charge ang electric scooter gamit ang kanyang charging cable direct sa outlet at tumatagal naman ito ng 6 hours bago ma-full charge. Pangalawa, fast charging, sa pamamagitan naman ito ay pwede mong tanggalin ang dalawang battery sa motorsiklo at ito ay pwede mong i-charge separately gamit ang external charger at ito naman ay mas mabilis na abot lang ng 3 hours bago tuluyang ma-full charge ang battery. Ang kagandahan naman ito, ito ay mayroong 2 riding mode. Una ay ang eco mode. Ito ang nagsisilbing battery saving mode na kung saan ay nakakapagbigay ng mas mahabang riding distance at ito ay applicable sa low speed RPM na may average na 20 to 30 kilometers per hour at ito naman ay umaabot ng approximately 45 kilometers away. Pangalawa ay ang drive mode. Ang power mode o ang high speed RPM ay ang pinakamalakas at pinakamabilis na pagtakbo ng motorsiklo na umaabot ng 60 kilometers per hour at meron naman itong riding distance na 40 kilometers away. Mapunta naman tayo sa body dimensions. Ang PCX EF01 ay may habang 1,960 mm at may lapad naman itong 740 mm at may taas naman itong 1,095 mm at may wheelbase naman itong 1,380 mm at may ground clearance naman itong 132 mm, mayroon naman itong seat height na 760 mm. Ang bigat ng electric scooter na ito ay may kabuuang 144 kg. Pagdating naman sa body frame, ito ay naka-double steel cradle type na kung saan ay mayroon itong dalawang tubong nakasuporta magkabilaan at ito ay mas matibay at mas magaan, mas stable at nakakapagbigay ng mas magandang balanse sa motorsiklo sa kahit na anong riding conditions. Pag-usapan naman natin ang suspensions. Sa harapan, ito ay naka-telescopic fork. Sa likuran naman, ito ay mayroong dual shock with aluminum swing arm para sa mas stable at flexible na bouncing comfortable riding experience ng rider. At pagdating naman sa braking system, sa harapan ito ay mayroong 220 mm hydraulic dual piston single disc at sa likuran naman, ito ay mayroong mechanical leading trailing, sa madaling salita ay drum brake, at ang kagandahan naman ito ay equipped with single channel ABE sa harapan. Ang anti-lock braking system ay nakakapagbigay ng smooth braking power sa motorsiklo kaya nakakasigurado kang safe ka kahit sa biglaang preno. Mapunta naman tayo sa wheels dimension. Sa harapan nito ay mayroong 100/80-14 at sa likuran naman, ito ay may 120/70-14 at ang lahat ng mga gulong nito magmula harap at likod ay naka-tubeless na lahat. Pagdating naman sa electricals magmula headlight, taillight, at turn signals ay naka-LED na lahat at ma-recognize mo agad na ito ay isang electric scooter dahil sa kanyang blue LED daytime running lights at meron na rin itong 30 liters of underseat compartment. Ngunit dahil dito nakalagay ang dalawang batteries, ay may natitira na lamang itong 8 liters available storage. Ang Honda PCX EF01 ay mayroong top speed na 60 kilometers per hour at may riding distance naman itong 40 kilometers away. Dumako naman tayo sa pinaka-last but not the least. Magkano naman kaya ang presyo ng isang Honda PCX electronic scooter na ito? Well, ang presyo ng bagong Honda PCX electric scooter sa bansang Thailand ay nagkakahalaga ng 57,000 Thai baht. At kung i-convert naman natin ito, direct sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng mahigit 90,000 pesos. Paalala lang, ito ay isang direct conversion lamang na presyo from Thailand money to Philippine money. Hindi pa ito ang pinaka-sure at pinaka-final na price at syempre maari pa rin niyang tumaas o bumaba, depende sa proseso at sa mga taxes na ipapatong sa scooter na ito pagdating nito sa Pilipinas. So anong masasabi niyo mga kamoto sa electric operated scooter ng Honda?
ang Honda PCX EF01. Plano mo bang kumuha nito pag dumating na ito sa Pilipinas? Just comment your thoughts and opinion in our comment sections below. At dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video, at kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel, at sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na magsubscribe sa aking channel, para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.